Hello, 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 hello guys. Mega, mega love shout out lalang-lalo na sa mga kapwa ko OFW. Ayan, kumusta, kumusta kayong lahat? Kami paalis na naman. Paalis na naman kami kada webis kasi nandunong sa kabilang bahay. So, alauna na. Paalis na naman kami. Punta kami kabila. Kaya maglagay-lagay ko ng sunblock kasi init-init sa labas super. Yan ang buhay ko. Ano ka ba? Huwag ka na magtaka. Diba? Basa-basa pang buhok konti. Basang-basang sunblock? Ito. Yung ito, konti din. Ito ang sunblock ko. Hindi, ilalagyan ko rin toklap-toklap yung mukha ko. Yan kasi. Konti lang. Magpakita ka dito sa camera. Hindi na. Magpakita ka nga. Diyos ko, yung pala'y bago pa. Eh, siyempre, bagong bili ko yan eh. Sige na, magpakita ka. Yan kasi, magsipil pa mo. Kakahilig na naman natin mag-vlog yun. Eh, siyempre. Para baka malay mo, madiscover tayo sa ibang bansa. Kakadaan nga dalis ni ano yun, sikat na sikat eh. Yung yeah. Sikat na naman ang Pilipino. Bakit? Siyempre, kalaki ng kanyang napanalunan eh. Ah. Tamo ha, 20 billion. Sana 10 billion. Naputi ko, nakita ko sa Facebook kasi sikat na sikat siya sa TikTok ngayon. Lalaki, ang galing kasi mag-ano? Yung, ano, sa gymnasium ba yun? Ha? Halukot naman ang katawan niya, katigas. Katigas ang pinapanood ko kanina. Puti. Ano ba, matigas, malambot? Malambot yung katawan niya, siyempre nakakapag-anan eh. Tapos pag siya inakakit sa mga barrel, katigas yun. At kami, hindi nga pinapangaralan kanina, binibigyan ng award. Kakadami yung nagbibigyan. Ba't pa na yung tawag sa akin na alaga ko? Ha? Butik. Hindi ko na nasanay sa alaga mo. Hindi ko baka na. Ako siya na yun sa inyo. Kakabingin na nga. Hindi ko na nga sinasagot. Bahala kayo dyan. Basta ako yung tawag yun. Nainis na ako. Sabihin mo may trabaho pa sa taas. Nainis ako. Hindi ang tawag. Hindi na mabuhay kung walang katulong. Kasi kada webis nga naman, papunta kami sa lola ng anaga ko. Ayan, dun. Dun kami hanggang mamayang 11 ng gabi. Lagay ako ng sunblock kasi ang sobrang init, di ba? Sobrang init dito sa Kuwait. Ay, nako. Basta Middle East pala. Mainit, ano? Sobrang mainit na mainit. Kaya ingat-ingat ang lahat. Mga kapwa ko, OFW. Grabe, lalo yung mga nagtatrabaho paano sa labas, ano? Kawawa. Grabing init. Diyan niya, sumakay nga lang sa sasakyan. Nakakahilo ang amoy ng init pa. Tawag ng tawag ang alaga ko. Ayan, kahapon galing kami ng beach. Ayan, kahirap magbantay nitong alaga ko sa, ano, sa swimming pool, hindi kasi siya nakikinig. Mababaw naman yung pool na pinapaliguan niya, pero hindi ako naliligo kasi nakikita ako ng ano, mga kamag-anak ng amo ko, nahihiya naman ako. Buti kung amo ko lang pwede ako maligo kasama ng alaga ko, pero di ba nakakahiya na. Napakakulit. Basta swimming pool, hindi na siya makikinig. Ayan. Usapang mga alaga-alaga, di ba? Sinong may mga alagang bata dyan, di ba? Pagka, nako. Ihanda-handa mo na ang ano mo. Pag blood pressure mo. Kasi itong alaga ko, no? Mabait naman siya pagka nandito lang sa bahay. Pero yung nasa labas kami, hindi talaga yan siya makikinig sa akin. Hanggang sa mag-away kami, ganun. Tatawagin ko na ni amo kong babae. Kasi siyempre, iniingatan ko siya para walang masabi yung kanyang magulang na napabayaan. Yan, mag 7 years na kaming magkasama dito. 6 years and half pa lang pala kaming magkasama. Lumaki na siya sa akin na ako mag-alaga. Kaya ayun, tulubantay ko yan pag nasa beach kami, pero napaka-subtle na bata. Pag nandiyan kami sa labas, dito lang yan sa bahay nakikinig. Yan. Pag gano'n ngayon, tumatawag nga. Kaka-usap lang namin. Sabi ko, makinig ka, makinig ka.
Yan, sabi lang niya, oo. Pero pag nasa labas, di ba, hindi ka naman makapagalit o makasaway sa kanya, masigawan. Isa-isang beses na sigawan ko na yan siya, narinig ako ng tita niya. Sinumbong ako sa amo kong babae. Pero ang amo ko namang babae, hindi naman nagagalit. Kasi alam niya, hindi ko talaga yan nasisigawan na bata. One time lang na nasigawan ko siya. Medyo ano pa yan, 5 years old yata yan siya. Sobrang kulit kasi. Ayaw ko siyempre madisgrasya siya. Siyempre, napagtaasan ko ng boses. Pero ang amo ko hindi nagagalit sa akin. Pag pinagalitan ko yan, minsan niya magsabi ang amo ko, ikaw na nga, Michelle, magsaway dyan kasi hindi nakikinig. O di ba pati sa kanya, hindi rin nakikinig. Kaya sabi ko sa kanya, sa aking kulit, kulit tawag ko dyan eh. Pasok ka na ngayon, September 3, ang aking kulit. Yan, hatid sundo na naman ako sa kanya. Sabi ko, makikinig ka, malaki ka na. Kulit, tal! Tinatawag ko siya kulit. Alam na niya pag tinawag ka siyang kulit. Yun nga, magpapasok ko na naman, papagigising na naman ng maaga para sa kanya. Ayan, 5:30 ang gising ko pag may pasok siya, hatid, ayan, bilis ang pakainin, hatid, ganyan. Tapos mga 12:01, ayan, sunduin ko na naman siya. Ganon trabaho ko dito pag may school, pero ngayon clinic, yun nga. Sabi ko na nga sa inyo, pag may alaga tayo, focus lang. Di ba yung trabahong linisin, basta ang alaga ko, mabantayan ko yan siya. Buti nga ngayon, malaki na. Nakakaumay, di ba? Magbantay ka ng matanda kaysa sa bata. Kasi ang matanda, di ba? Kaya mo siyang iwanan. Halimbawa, kumakain ng matanda dyan, pwede mo siyang iwanan. Balikan mo after para yung kumain. E pag bata, grabe, bantayan mo, baka eh. Itong alaga ko, magpipitong taon na ngayong October, pero kahirap. Dapat pakainin mo talaga siya, bantayan mo, ganyan siya. Kasi kung siya lang pabayaan mo kumain, isang kutsara, dalawang kutsara ang kain. Mamaya-maya magsabi, Nana, gutom na ako. Di ba? Di pa po, galitan ko na naman. Pag pinagalitan ko naman, yayakap, magsabi, Nana, sorry. O, gagawaan ko lang din naman ng pagkain kasi maawa ako. Ganyan yung kaano na bata. Pero ano na lang, tiyaga, pinagpapasensyahan ko na lang kasi ngayong 2025. Sabi ko, uwi na ako, maghanap ka na ng bago mong yaya. Papakita ko sa inyo mamaya. Paris! Parus! Talbe! Talshoy! One minute. Be. Come here. Pag nandiyan nanay niya, hindi inaakit dito sa may kwarto. Parusi! Inaakit. Sabi ko sa kanya, next year, uwi na ako. Hanap ka na ng ibang yaya mo, pero hindi naman na siya alagain. Kasi malaki na nga. Ayan niya. Hindi naman, hindi niya matanggap. Parus! Hindi niya matanggap na sabi ko, uwi na ako next year. Hanap na siya. Ayaw niyang mag-ano ng ibang lahi. Ayaw niya na huwag yung yayang ibang lahi kasi may nireto ako sa kanya. Asa na to? Paris! Paris! Parus! Taan! Siyupade o! Parusi! Paris! Ah, nanadi. Nasawi. Hi! Hi! Eh! Siyo, yan ang aking ano, alagang mabait na makulit. Yan, paalis na naman kami. Punta kami gabi na. Doon na naman ako hanggang gabi. Yan. Ganun kasi sila pag grabe bes. Is family day ng kabila side ng tatay ko. Doon sila. Yan, hanggang 11 at 12 ako na gabi doon. Kaya mamaya mapapagod sa mga napakainit lumabas. Pero wala. Walang magagawa kundi ang sumunod sa amin, di ba?
So, sobrang init tali. Puro yan may laman na aking bulsa o nil cotton. Paalis na kami. Nasaan ba ang aking ipit-ipit? Ready na ang aking mga dadalhin, mga damit ng alaga ko. Isnakan. Ganon tayong mga yaya na mga bata. Kailangan kumpleto ang dala. Pagkain nila. Ayan, ginadalang ko pa nga ng mga ano yan. Makukutim-kutim nila. Kasi para hindi maghanap doon sa iba. Makakita ng pagkain sa iba, manghihingi. Kaya yung aking sikulit ay lagi kong dinadalhan sa iba magpunta nang makukutkot niya. Babay, babay, babay. Ayan. Ayan ang aking mga kasama. Ayan ang aking watch to premier marathon pala. Ayan ang aking ilang bago. Ha, kinalat na naman itong aking nalaga. Oh. Hi, nako. Buhay OFW. Kundot, kundot pag may kundot. At na dito ang basura. Sa kulit na naman may gawa. Oo, yung alagang napakabait. Bait talaga yan. Diba, Kuparus? Paris? Nagbihis sa sinay? Kung nalang pa sa Duwaniya? Nandun pa yata sa Duwaniya. Ha? Nandun pa yata sa Duwaniya. Full of sunblock na o. Oh. Ready na yung sumabak sa initan. Nag-aahit sana ko ng kilay ko. Hindi ako marunong talaga. Ewan ko na lang. Babayaan na yung kilay. Kilay na makapal o. Oh.